ang inoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha, langit, dagat at lupa, wanaraw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay panghuli na araw ng Enero at 31 ng Enero ay pagunita kay San Juan Bosco na namatay noong 1888. Siya ay hinirang na santo dahil sa kanyang paglilingkod para sa mga kabataan at pagpundar o pagtayo ng grupo ng sosyedad ng mga maglingkod sa kabataan, ang Salesian Congregation. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mga ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa pangalaklat ni Samuel, nagdalamhati si Haring David kung paano niya harapin ang mga pagsubok sa buhay. May mga problema siya, napakabigat na mga suliranin, pero pinapili siya kung alin ang kanyang gustong gawin ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil doon, nagkaroon ng salot sa kanyang kaharian na sinisisi niya ang buo niyang sarili. Sa ating ebanghelyo naman, ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon sa ebanghelyo ni San Marcos kung paano magiging tunay na propita o lingkod ng Diyos sa kabila ng kawalan ng pagtanggap, sa kabila ng hindi pagtingin ng maayos sa buhay. Ang buhay natin ay puno ng mga pagsubok at mga pinagdaanan. Ngunit nariyan ang Diyos. Kuminsan nakalimutan natin siya. Sa mga sandali na tayo napalayo sa Kanya at tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama at ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagalob mong kami, madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmamalasgitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga ito, inusik siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang pinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig kong gawin sa iyo. Tatlong taong tagutom sa iyong lupain, tatlong bang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o tatlong araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusan niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao." Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang makamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya niya rito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseyo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinglang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salayin namin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin.
upang bumugsom man ang malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip ko nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinaguga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya. At nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpintirong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at si Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propita'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon na paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-apat na linggo sa kanilang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Marami pong paksa ang makikita natin sa mga pagbasa. Pero maganda kung tingnan natin ang isang teksto o bersikulo sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, Versong 1 hanggang 6. At ito ang bersikulo 3. Dahil iba po ang pagkasulat sa orihinal. Ang nakasulat po dito ay sa ating salita at ayaw nilang kilanlin. Pero sa orihinal na teksto sa pagkasulat ito sa Koinopo na Grigo, dahil ang atin pong New Testament ay nakasulat sa Koinopo na Grigo sa orihinal na pagkasulat, may
salita po dito na hindi una kaligtaan na ilatha sa ating versikulo 3, kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Marcos. At ito yung Iskandala Santo. Ang Iskandala Santo ay na-translate naman sa Latin sa versyon ni San Jeronimo, sapagkat pagkatapos ng mga iba't ibang lingguwahe, ang Latina Vulgata ang kasunod. At sa Latina Vulgata, maganda rin ang pagka-translate sa versikulo 3, Scandalis San Bantor in Elo. Ang ibig sabihin dito, na iskandalo sila dito sa atin na pag ayaw nilang kilanlin. Pero dapat po natin itong tingnan dahil mas matindi pa ang ginawa ng mga taga Nazaret sa ating Panginoon. Hindi lang siya kinikilala, na iskandalo pa siya, sila sa lahat ng ginagawa niya. Gumawa na siya ng mga himala, kanya pong pinagaling ang lahat ng may sakit, maski ang patay ay kanyang binuhay. Nagtuturo siya ng mabuting balita, ayaw siyang kilanlin at naiskandalo pa sa kanila, sa kanya. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 4 sa orinal na pagkasulat sa Koinoko na Grigo, Ok isten propitis atimos e mi enti patridi. Hindi po tinatanggap ang propita sa kanyang sariling lugar. Maganda rin ang pagkasulat nito sa Latin, Quia non est propita sine honori nisi in patria qua sua. So, kapag tingnan po natin ito, napakahalaga po ito, ano ang kahulugan? Ang kahulugan ito, kahit na napakaganda ang ginagawa ng Panginoong Hesus si Nazareno, kahit na siya ay nagtuturo ng napakabuti, kahit na siya ay gumawa ng mga milagro, mga himala, na kanya pong pinakain ng ilan kalibo ka mga tao, kanya pong ginaling ang lahat ng mga may sakit, kanya pong binuhay ang mga namatay, pero hindi pa rin siya katanggap-tanggap. Kuminsan ang kanyang buhay ay masabi, siya na ang Mesiyas na hinintay ng mga tao. Pero sa sarili niyang Nazaret, na kung saan doon siya lumaki, walang pananalig sa kanya. Kaya wala siyang ginawang mga malaking mga milagro o himala dahil sa kakulangan ng pananalig sa ating Panginoon. Ito yung tinatawag na mga pangyari sa buhay na mahirap harapin. Pero hinarap ng Panginoon. At ano ang kanyang ginawa? Nilibot niya ang mga nayon sa paligid. Kanya pong iniwasan ang Nazaret, pumunta siya sa iba't ibang pook upang dalhin ang Ebanghelyo o mabuting balita. Sa ating unang pagbasa, sa pangalang aklat ni Samuel, Kapitulo 24, Verso 2 hanggang 17, si Haring David ay mayroon ding ganyang pangyayari. Hindi siya katanggap-tanggap at hindi lang katanggap-tanggap, kinamuhian pa siya. Parang mayroon ding tisod o skandalo sa buhay niya. Dahil hindi lang na kanya pong kinuha si Bathsheba na maging asawa niya, na asawa ng kanyang kapitan sa hukbo. Mismo ay nagkaroon siya ng pagkagulo na nagkawatak-watak ng mga tribo sa Israel dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na si Absalom. Pero pinuntahan ng isang propita na ang pangalan ay God kay David at nagsabi, magpili ka. Anong gusto mo? O ito, number one, magkaroon ng 3 taon na El Nino o walang ulan at maraming mamatay. Pangalawa, ikaw ay sa 3 buwan ay uusigin hanggang mayari ka.
O pangatlo, magkaroon ng tatlong araw ng salot sa iyong kaharian. Tiningnan ni Haring David ang mathematics. Tatlong taon, mahirap yan. Tatlong buwan, kahit siya lang, mahirap rin sa kanya. Tatlong araw, siguro kaya. Yun ang pinili niya. Pero hindi niya alam na yung mga salot ay mas malaki ang epekto nung unang araw pa lang. 70,000, 15,000 katao ang namatay. At isang araw pa lang yan, tuloy-tuloy yan. Ang pangatlo, naawa na ang Diyos sa kanya nung pati ang Jerusalem ay sana magkaroon ng salot. Pinigil ng Diyos na si Yahweh. Nagsisisi si David sapagkat ang kanyang ginawa ay pagligtas lang ng kanyang sarili. Ang ating pagharap sa mga pagsubok sa buhay ay ganun din, ay una sa lahat. Tingnan po natin, hindi kung paano tayo maligtas. Bagkus kung ano ang nakakabuti. Una, tingnan muna ang mga impormasyon. Assess the information. Ano ba ang tunay na kalagayan? Pangalawa, magkaroon ka ng mga tao na magbigay sa iyo ng mga opinyon kung anong mabuti. Pangatlo, na magdesisyon ka kung ano at ang narapat na pagrespondi o pagtugon nito. At panglima, kung ano ba ang pinakatumpak, kung maayos at o kung hindi maayos, maghingi ng sorry sa mga tao. At kailangan na magiging tapat at maging authentic o totoo. At titingnan din paulit-ulit kung ano ba ang pinakamaganda sa buhay. At ang kasunod dito, ang iyong action ay dapat na babagay sa iyong salita at ang iyong salita ay napahayag sa isang kilos o action. At titingnan kung ano yung mga informasyon na siyang nakakatama at kung paano pa iwasan ang mali na pagpasya sa buhay. At titingnan na mayroon namang buhay sa kabila ng ating mga pagsubok. There is life in the other side. Huwag tayong manglulumot, manghihina. Huwag tayong manghinawa ng paghahanap ng solusyon at pagkaroon ng ugnayan sa Diyos ng maliliman sa panalangin sapagkat mayroong buhay sa kabila. Kaya sa versikulo 6, maghinoon ngayon sa Marcos Kapitulo 6, ang ating Panginoon pumunta sa ibang lugar, nilibot niya at doon siya gumawa ng kababalaghan at nagtuturo. Sa buhay natin, kailangan nating tingnan ano ang narapat at dapat gawin. Pero kinakailangan na alamin natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Pungisus na Nazareno. Hindi tayo pababayaan sa Kanya. Tayo ay hindi niya iwanan sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Puri natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Atin pong itutugon, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos nang may katapangan at isabuhay ito nang may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas,
basbasan mo kami. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig. Ning namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inapot, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kaluwalhatian. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanito na yung marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong oliran at paging maasahan sa panungkulan kay Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga olirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mapalaing kalang iniukol kaisa ng sambayan dito'y nagtitipon. Kay isa namang helsi si awit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Dumuod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaispitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagada at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugon ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos na ang kabiyak ng puso niyang San Jose kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Juan Bosco, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng managaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kamaypaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tirisulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilo. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ibig. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaan, masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Piyesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaarin nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit
ng kaligayahan na dinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maasahan. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa, kina sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Naman ng Jesus Nazareno, ang mga naugnay at iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay digigin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na tumutulong sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin at lahat ng naglilingkod at lahat na narito ngayon sa ating Panginoon at isa sa atin, naway ang Diyos na ating patnubay ay siyang laging nagpapalakas sa atin. Huwag kayong manghihina sa buhay. Mabigat man ang mga pasanin at pinagdaanan at mga pagsubok sa buhay, nariyan ang Diyos na hindi pabaya at hindi kay iwanan hanggang ikaw ay makalampas sa pinagdaanan sa buhay. Mahal ka ng Diyos, hindi kanya pababayaan. Ngayon na po ang pumasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihag mo sa pamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong hilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito naway, maalala ang pangako ng sabi niya na ikaw ay iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.